ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung makita niyong nakubkub na na mahukbo ng Jerusalem, alamin niyong sumapit na ang kanyang pagkawasa. Kaya tumakas pabundok ang mga nasa Judea, umalis ang mga nasa lungsod, at wag nang bumalik doon ang mga nasa bukid, sapagkat ito ang mga araw ng paghihiganti sa kanya para matupad ang lahat ng nasa kasulatan. Sawing palad ang mga nagdadalang tao o mga inang nagpapasuso sa araw na iyon, sapagkat matindi ang sasapit na kapahamakan sa lupain at ang galit sa bayang ito. Mamamatay sila sa tabak, dadalhing bihag sa lahat ng bansa, at yuyurakan ng mga bansang pagano ang Jerusalem hanggang mabuo ang panahon ng mga bansa. Magkakaroon ng mga tanda sa araw, buwan at mga bituin. Sa lupay, mangangamba ang mga bansa dahil sa ugong at alon ng dagat, at wala silang magagawa. Hihimatayin ang mga tao dahil sa takot at pagkabahala sa mga sasapitin ng sanlibutan, sapagkat mayayanig ang mga puwersa ng sanlibutan. At may kita nilang anak ng tao na dumarating na nasa ulap na may kapangyarihan at ganap na luwalhati. Kung magsimula ng maganap ang mga ito, tumindig kayo at tumunghay dahil palapit na ang inyong katubusan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Kung magsimula ng maganap ang mga ito, tumindig kayo at tumunghay dahil palapit na ang inyong katubusan. Kung hindi sa huling talatang ito, mahirap makita kung ano ang mabuting balita sa bahaging ito ng Ebanghelyo ngayon. Isang laging napapanahong paalala at pampalakas loob ang mga pananalitang ito ng ating Panginoon. Totoo namang makakaranas tayo ng marami at iba't ibang mga pagsubok, paghihirap at kabiguan sa buhay na nagdudulot sa atin ng kawalang pag-asa at takot. Pero tinitiyak sa atin ng Panginoon na hindi tayo isinilang sa mundo para magdusa lang. Balang araw sa takdang panahon, matatapos din ang lahat ng hindi magagandang bagay at pangyayari sa mundong ito at sa buhay na ito. Sa araw na iyon, masaya nating sasalubungin ang ating kaligtasan habang nakita natin ang anak ng tao na dumarating na nasa ulap na may kapangyarihan at ganap na luwalhati. Pagsasagawa. Anong tingin mo o pakiramdam sa darating na katapusan ng mundo? Bakit? Paano ka naghahanda sa nakatakdang katapusan ng lahat ng nilikhang bagay?